So ayan, shout out kay Mark Saclaw, and then from Cotabato City, no. So ayan, shout out sir. And then next si Jermal Jamera watching sir from Cebu City. So ayan, thank you sir, no. So daghang salamat. And then next natin si ano, si Marcelino Pagsanhan. Okay idol, pag hindi marunong, okay. So ayan, thank you sir, no. So ayan, shout out sa inyo. And then next natin si ano, nagpapabati si Divinoy Tech Vlog. Nice po master, pabati sa aking channel. So ayan, pa-subscribe sa kanyang channel mga luto, no. Magaling na tech din yan. Next si Luz Matauhay Ganda Ludi. Good day, thank you. So ayan, thank you din ano, Luz. Thank you din Ludi. And then next naman natin si ano, si Rex Binobo. Ganda master, sana magawa ko rin yan. So magawa mo rin yan, sundan mo lang yung video natin sir, no. So ayan, next naman si ano, si Waibara Tichuya. Salamat sa shoutout sir. So ayan, salamat po sa ano, sa suporta. And then next si si Bulino Juji. So ayan sir, sandok mo. So sa Buanga City sir. And then next naman si ano, si Asyong Asyong. Okay kayo boss. So ayan, okay juga boss, salamat kayo. So last but not the least, si Charmaine Kugunon. So ayan, good job Lord. So ayan, thank you Lord. So ayan, continue na tayo sa ating video. So good morning. So ito saglit salitan lang to. So madali ang repair lang to, no, kasi ang daming nakapila. Nanid natin ma-repair. So ito, meron tayong ngayong ano, DB Audio na Blue Track PA-12. Ayan. Ayan yung model. So problem nito is sabi ng may-ari is walang power. So yun, no, wala ng power. So di ko alam kung anong nangyari dito, no. So asan yung charger? So may charger to, testing natin kung magcha-charge pa to o hindi. So wait lang, post ko muna yung video. Kuhin ko lang yung outlet natin. So ito, plug natin yung charger. So ayun, nagcha-charge naman. Kaso pag iyon natin, walang power. You know, patsaka ayun, no, nagbi-blink yung red natin. Pagkapatay yung power, ayun, nagre-red. Ayun. So, walang power. So, ito yung share ko sa inyo mga lods. At, ayan. Ito yung ano. Ito yung common na sakit. Marami ko na-repair nito mga lods, ano, na hindi ko lang na-i-vlog. So, mga common sakit ng mga DB Audio na portable speaker, ano. So, 650 watts pa daw. Hindi na yan totoo. Siguro nasa 65 watts lang to. So, ayan o, 65 watts nilagay. So, ito, continue tayo. Tanggalin muna natin yung ano sa likod. So, ito mga lods, na-open na natin. So, wala namang bakas ng sunog, ano. Ayan o. So, wala namang nasunog. At ano ang problem nito? So, ito. Check natin to. So yung kanyang ano, yung kanyang regulator. Ayan, yan yung minsan sani pag walang power mga lods, ano, yung ano ba yan? EMS 1117, ano. So minsan yan yung problem. Nakita. So ayun. Yan minsan ang problem. So ayan, at check muna natin first check muna natin yung battery kung may boltahe. So I think pinaayos na sa ibang tech, ayun, no. Parang shinock niya dito. Parang nag-shock na sila, ayan, no. So check muna natin. Lagay tayo, ilagay ko muna yung cellphone natin sa ating ano, holder. So check natin kung may boltahe to. So alright, voltage check. So merong ano, 6.7 volt. So low bat yung battery kasi yung battery natin 7.4. so ang gagawin natin dito, so may battery naman tayo, no, so yung sa mga PTS na battery.
So meron tayo. Test natin yan. Kuha tayo. Kuha muna akong material. So ito. Meron tayong battery. Ayan. PA-12 na battery. So test natin kung may kung battery lang yung dahil ano sira. Ayan. Baliktad pa ata yung ano, reverse pa ata yung ano nila. Yung connection. So reverse nga. Ingat lang talaga sa pag-ano mga lods ano. Kung ito yung kitis battery natin. So 7.7 full charge. So tapos yung ano niya is reverse no. Ito yung red at saka yung ano. Ayan no. Ayan. Reverse yung red. Reverse lang din natin paglagay. Patayin muna natin yung switch pagka naka-on. Then patay. Liit pala itong ano natin. Yan na muna natin konti. I-bend muna natin yung pins. So yan na baka yan na yung ano. So baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel mga logs ano. Huwag kalimutan mag-subscribe bago lisanin kung in case ano. Kung nagustuhan niyo po yung video natin, eh huwag kalimutan i-like. Oops, ayun. Para mag-cache kasi maliit kasi itong sa ano ng KTS. Yung sa pinaka-connector niya. Ayun, nag-cache na. So, tester natin dito sa pinaka ano. So, bilis lang naman i-trouble itong mga ganito mga lods, ano. Huwag lang masira yung display IC niya. So, ayun, meron ng voltahe. So, try natin i-power. Baka battery lang yung problem or iba. So, walang power mga lods kung nakikita nyo, no. So, kahit ano na siya. Ayan, o. Oh. Okay yung battery natin. So, walang power. So, ito yung titrace natin. Magtitracing tayo ng pinakaano nito. Ayun, umusok. Okay. Umusok mga lods. So, ayun nga, umusok siya. So, nakita natin. Mas maganda na rin yung umusok. So, ayun. Audio IC yung ano. Itong audio IC niya. Ang liit naman ng audio IC nito. Itong audio IC yung problem kaya walang power ito mga lods. Ano? So ito, shorted yung audio IC. Patayin muna natin yung switch. So itong audio IC is ito yung problem. So ang gagawin natin dito, improvise lang natin ng ibang ano, module. So meron tayong module dito. No? So improvise natin to. So, audio IC ang problem nito. So, tanggal, try natin tanggalin yung audio IC and then papower natin kung magpapower. So, it means itong audio IC lang ang problem. Kasi pag ito naman, walang problema. Pwede natin yan i-modified. Ano? Kasi ito yung ano, nagbibigay supply dito sa ating display, sa ating USB. Yan yung ano. Itong AMS1117, ano, yan yung nagbibigay ng power. So, ayan. Anuhin muna natin. Tanggalin muna natin to. Yung kanyang audio IC nasunog. So it means ito yung problem. So sa pagtanggal naman ito, ay kailangan na magaling ka sa oops, iano natin yung ano. Iano na lang natin yan mga lods ano. First pagtatanggal kayo ng mga IC, huwag kalimutan tanggalin yung battery ano. So may nag-chat na naman. May nag-chat kung pwede ba i-paralel yung toroidal. Pwede naman ano. So hinangin nyo lang yung paa mga lods. Lahat ng paa hinangin nyo lang. Kung wala kayong hot air ano. So may hot air naman ako kaso tinatamad na. Kung magano. So kaya naman to sa ano.
Ayun. Tanggalin muna natin itong mga wire sa gabal. Yan, so mga bagong subscribers ko dyan, ano, maraming maraming salamat sa suporta. Then, dito, may ano pala dito sa ilalim. Itong parang maraming hinang. Try nyo dito ilagay yung ating sugiring iron, ano, para, ano din, pupulutin natin yan. Kuha tayong tweezer, kung may tweezer ka. So, pupulutin natin yan kapag mainit na yung sa ilalim, ano. Para hindi masira yung circuit board, para hindi ma-lifted yung mga pins. So ayun, uminit na. Ayun. Diba? Bilis lang, oh. Tanggal na agad. So, linisan na lang natin. So, ayan, wala na. Malinis na. Ayan, oh. Ayan. So, try natin to lagyan ulit ng battery. Then, check natin kung magpa-power, no? Pasensya na kasi sa cellphone natin, medyo ano, slow muna kasi mga lods, ano, nag-slow na yung camera, siguro nga dahil sa puno na yung ano, dami kasing video mga lods, hindi ko pa na-edit, natamad ako minsan pa isa-isa lang yung pag-edit ko, yung iba, pinipremiere ko na lang para ma-notify kayo, no, so ito, testing natin ulit. So ayun, 'di ba? Nag-power siya mga lods. So it means yung ano lang, yung audio IC ang problem. So ito ngayon, ka-convert na naman natin 'to. So wala tayong ganyang IC, no. So convert na lang natin ng ibang ano, module. So may yung kulay blue na module. So papakita ko sa inyo. Kunin ko muna. So ito nakuha na natin. So ito. So dami akong in-order nito, no, para hindi kalugi sa shipping. So dinamihan ko yung pag-order. So ginawa kong 10. So, bagay to dito kasi ano siya eh. Kaya naman to sa module. Mas maganda nga to eh. Hindi na siya basta-basta masusunog kasi nga mas malaki, mas mataas ang power nito kaysa dun sa kanyang power IC. Sa kanyang audio IC. So, may heatsink pa. So, bilis lang naman to install mga lods, ano. Hanapin nyo lang yung input doon. Dito sa 4 pins, hanapin nyo yung input. And then, yung speaker, puputulin nyo lang dito na lang erekta sa ating pinaka-module. So, hanapin natin yung input doon. So, i-in natin dito. So, ito may in naman. So, ayan. Convert nyo na lang yung mga Bluetooth speaker nyo, no? Pag may ganito kayong mga problem or sira na, ano. So, I think okay lang yung battery. Okay lang yung battery niya, no? So, ano lang yung siya, nadidrain dahil nga yung ano natin, yung audio IC is shorted kaya nadidrain yung battery, bumabagsak, no, kinakain ng ano, shorted na IC, audio IC. So ito, kakonvert natin to and then share ko lang sa inyo. So okay, to may lagayan din pala dito, oh. Same nung unang video ko, ganito din yun, yung blue trick din, no, na kinonvert ko yung audio. So ayan, sakto may lagayan. Hindi na tayo mahihirapan. So, continue lang tayo. Mag-wiring muna ako mga lods, ano. Papakita ko lang ulit mamaya yung wiring natin. So, papalitan na lang pala natin to ng battery mga lods para hindi na tayo mahirapan. So, direkta na lang natin palitan. Kasi mag-shock pa tayo mamaya niyan. Pag mag-audio test tayo, maghihintay pa tayo. Papunuin pa natin, no. Pakargaan pa natin. So, palitan na natin direkta. Sabihin na natin kay customer. Baka may ano na rin to. Baka mabilis na lang tumalobat dahil nga gagawa nung ano. Nasi-short. Minsan kasi pag ganito, ay ang tendency, ang cause kasi nun is minsan ano siya. Ay magpuputol-putol yung tunog mga lods, ano. Pag may ganito kayong mga Bluetooth speaker na kapag binovolume nyo yun ng malakas, ay nagka-cut yung tunog. So,
Yung problem po nun mga lods is yung ano lang po yan, yung battery. Hindi na kaya yung ano, discharge ng kinukuha ng ating ano, ng ating mainboard or audio amplifier, no? So hindi na kaya niya i-handle yung ano, discharge ng ampere. So kaya ang resulta is puputol-putol yung tunog. So ang maganda gawin doon, palitan mo ng bagong battery. Kasi nga lalo na pag may history na ng ano, nagkaka-short-short yung ano, no? So kaya yun, mas maganda na palitan na lang ng bago. So ito, puputulin na lang natin ito mamaya, hindi na sa-convert natin yung itong wire. Dugtong na lang natin mamaya, no? So okay lang naman siguro, mahaba yung video natin mga lods, ano? So patayin muna natin para ano, i-ano yun natin yung isang ilaw. Hindi pala masyado mo. So atras natin konti. Ayun, para kitang-kita. So ito, yung sa mga newbie, yung mga expert, alam na nila to. So kaya skip na lang yung video. Pero yung mga newbie, panoorin nyo to. Marami kayong matutunan dito, no? Lalo na sa pag-troubleshooting ng mga ano, ng mga ganito. So basic lang naman. So yun, yung magpapa-shoutout, i-mention ko lang kay mamaya, no? So yung iba kong video, yung magpapa-shoutout, abang-abang lang kayo sa mga video mga lods, ano? Kasi nga minsan ay na-upload ko na yung video tapos nagko-comment kayo ng ano, magpapa-shoutout minsan, nandoon na sa isang sa huling video na kasi nga ayan na-edit ko na. Hirap na i-edit pa ulit. Minsan kasi binubura ko na yung ano, pagkatapos ko mag-edit, binubura ko na yung mga video na naputol-putol, ano, saka ko dinugtong-dugtong dun sa pag-edit. Kaya binura ko na kasi nga yung space ng ating cellphone ay mababa na. So, magkukos din siya ng lag mga lods, ano, naglalag din yung minsan yung camera natin. Kung makikita nyo minsan, lagi yung ano, parang greedy yung screen ng ating video. Yun po yung ano, no, kasi nga ay puno na yung cellphone natin. So, wala tayong pambili. So, ipon muna. Kasi nga, maliit lang naman din yung kinikita ko dito sa YouTube. Minsan, kulang pa pambayad ng wifi, mga lods, ano? Pambayad ng wifi, kuryente. So, may solar naman, wala problema. Nababawasan naman yung ano natin, bill, no? So, at least, kahit pa paano sa ano, tagal din sa sahod, mga lods, lalo na kapag si YouTube, almost 3 months ako bago mag-sahod ng 5,000. 5,000 lang talaga, lods. 5,000 yun lang yung sa 3 months yung pagod ko dito. Yun lang yung nakukuha ko kay YouTube, ano, kasi nga maliit lang yung ano, kita sa YouTube. Okay lang din sa akin, wala problema, at least nakakatulong ako ng iba, no. I-share ako ng video at yung iba naman natutulungan natin. Ay nagti-thanks naman, ano, so walang okay na yun sa akin. Yung meron naman nagbibigay, nagsi-share ng Gcash, so maraming salamat sa mga natulungan ng video, no. So yung iba ay ko sanang tanggapin, kaso magulat na lang ako may nag-Gcash mga lods. So ayan, thank you kahit papaano ay mapapalago natin tong ano natin, at baka makabili tayo ng isang cellphone ay pang ano, pang dagdag stories ng mga video natin. So hirap na mag-edit, ang hirap mag-edit, tas mag-edit matagal mga lods, hindi po talaga biro mag-edit. Kaya siguro yung ibang ano, ibang vlogger, umaatras na lang ano, kasi nga sa editing pa lang, at saka yung sa ano, yung mapupuyat ka talaga. Okay lang sa akin, ako lang mag-isa mag-edit, pagkatapos mag-video edit, pag palipas oras, pag minsan natutulog ako mga lods, mga alas 2, nag-edit pa ako nyan, kasi nga, hirap, daming ano, yung iba basic na lang yung pag-edit, sa akin medyo ano pa, hindi pa tayo expert. So yun, continue lang tayo, i-wiring ko muna ito, puputulin ko to. So ito mga lods, at ayan, na-wiring na natin. So ito yung sa speaker natin, ano, left and right. Yung isa ito is tweeter. Ayun, may capacitor naman siya doon sa taas. Ay okay na yan, direkta dito. Then yung sub natin, ayan, dito sa right. Then yung supply natin, ito yung ground. Yung ground ng input at saka yung ground dito lang tayo kumuha, no, isa lang naman din ang ground ng board na to. So, ayan, ground dyan. Then yung positive is dito tayo kumuha sa capacitor ng pinaka saan yung audio IC nya. So, ito, dito tayo kumuha ng, so, ayan, oh, hininang natin. Positive, negative ng pins ng capacitor, no. Dyan na lang kayo maghinang para sasama siya sa switch. Kasi pag direkta kayo dun sa battery maglagay, hindi mamamatay itong amp na to. So,
ito dito. So ayan, dito lang ikukuha. So mamaya lalagyan natin yan ng adhesive ano ito. B7000 or T7000. So para hindi maano pag kunyari ganito same sa kanila para pag tuyo na ay hindi na magagalaw yung wire natin. So ito, hahanapin tun ngayon hahanapin natin ng input ano. So ito yung isa na lang wire yung papuntang input. So ito, nilagyan natin ng papel para hindi mag-ground. Hindi nakita natin ng sticker yung galing sa GMP na deliver ano. So para hindi mag-ground, pag ilagay natin dito. So ilalagay muna natin, then hanapin natin yung ano, audio input ng dito sa ating audio IC sa main. Kukunin natin papunta doon dito sa isa no. So ganyan lang, napakasimple lang gawin mga lods ano. So sundin niyo lang tong video, magiging okay din yan ang speaker nyo. So ayan, continue lang tayo. So ayan, naidikit na natin ang ating board at nalagyan na din natin ng adhesive at ayan. Para hindi gagalaw yung ano natin. So pag may ganito kayo, ito lang bilhin nyo. So ayun, doon oh, yung screw natin. So pinalitan natin ito kasi masyado malapad ito yung sa kanyang old. Ay baka tatama doon sa ano no. Sa capacitor o diode. So ayan, hanapin natin 'to. Kabit natin 'tong battery, hanapin natin yung audio nito. Ayun, nag-ilaw agad kasi nakapower na pala. So nag-ilaw, patay natin 'yan. Ayun, nag-ilaw yung main amp na nilagay natin yung module. So ayun, may power. So lagyan natin ng USB. Sana yung USB natin. Mga lods, at ito, ito test natin. So, nung na-test ko siya dito mga lods, ano, ito dito. Medyo mahina yung ano natin mga lods, ano. Yung una kasi video natin, may nilagay ako doon eh. So, ano na lang, hanapin natin yung tamang ano talaga. So, nakapatay ang volume. Ah, wala pala. So, pag dito, wait, i-volume ko muna. Patay pala. So, ito, tutusukin natin yan. Pag dito, so, medyo mahina lang siya mga lods, ano? So kasi pag dito nagdumaan pa ng resistor, medyo mahina na siya. Ayun oh. So kapag ka dito, direkta natin sa pinaka main volume niya mga lods ano. Ito oh. Ito. Lakas. So ito yung hahanapin natin. Ayun oh. ACS manufacturing, ISO certified, world class quality. IFN basic. So ito yung trace ko mga lods, bakit ang lakas pag dito direkta, pag doon dumaan sa kanyang audio IC ang hina. Kasi pag direkta din natin ihinang dito mga lods, walang control sa volume ano kasi direkta nga. So walang control sa volume. So kahit dito ko siya ilalagay sa gitna, ganun pa rin. Wala siyang control. Rosso! So tracing ko muna mga lods ano. So then i-share ko lang sa inyo kung saan tayo magtatap. So ayan na, may problem pala yung volume mga lods, kaya pala kapag tinutok ko dito sa gitna ay walang tunog yung pala, yung ano, pag sinagad natin yung volume ay namamatay. So ayan, wala siyang ano, tunog. So papalitan muna natin to ng volume control. So dito na lang tayo magdirekta mga lods kasi sabay to dito sa ano, sabay to dito sa ito, ito pala yung main kaya hindi napapatay. So ito pala, ito yung out. So walang tunog kasi nga sira yung volume. May problema din yung volume kapag sinagad. So ayun, continue natin. Palitan ko muna ng ano to, master volume. So ito mga lods, napalitan na natin ng volume control. Master volume ito. Ito yung sa kanya.
So ito, try natin i-resolve dito sa gitna. And then try natin kung magpa-function tong bus at saka treble, ano. Kasi pag hindi, hanapin natin talaga dun sa board. So ito, power natin. Ayun. So ito, input natin. Balit daw mga pen. So ayan mga lods, Neumann, kilo. So ito mga lods, pinalitan din natin ng ano, bus volume, ano, kasi nga ito. Ano din siya pag sinasagad, ayan, na mamatay yung bus, nawawala. So ito, okay na. So yung ano, ang yung wire nandito sa harap. So dito lang yung input ng ating ano, no. So wait lang. Ayusin muna natin. Dito natin ilagay, ayan, oh. Sa pin, ano. Sa capacitor na, ano. Focus lang natin. Ayun. Sa C57 mga lods, ano. Kasi itong, ano, ito sa dulo niya is mahina siya. So dumaan kasi siya ng ceramic, ano. So diyan sa C57, 'yan kung nakita niyo. Diyan kayo maglagay ng input. Kasi pag dito sa ano, kasi pag dito sa isang ano nga dulo, pangit yung tunog, walang bass, parang tweeter lang siya. So ayan. Balik na natin. So ayan mga lods, done na tayo. So ayan, natali na din natin yung mga wire. Nalikit na natin. So ayan na yung ano natin, yung input. Ayun, oh. So, i-pause nyo na lang yung video. So, ayan. So, done na tayo. So i-test din natin ang ano, charger kung okay na. So ayun, okay na. So ayan, FM lang yan mga lods, kaya hindi masyado malinaw. So try natin hanapin yung USB. Wala yung USB ko dito. Sa patuloy naming pagbibigay ng servisyo by kapuluhan at kahulugan. So ito, dahil para sa inyo, busilak ang aming video. Thanks for watching mga lods. So, done na tayo. So, okay na.